So lahat tayong gloves ngayon mga kariban, dahil hindi naman totally mainit talaga. Ay, layo ng iniisip ko, my God. Hindi, iniisip ko kung saan ako dadaan, men. So dadaan tayo ngayon sa ano, sa bula, men. Sa bula tayo dadaan, men. Ako na yung tipong nagsasalita 2 times or 3 times na paulit-ulit. To make it sure na makakaintindi yung nakikinig. Wow, ganon. Pero minsan nakakairita din yung ganon, di ba? Kasi nga pag inutusan ka, kunin mo nga yung ano, bakit ito, kunin mo nga yung ganito. O, tapos sasabihin mo pa, kukunin ko pa ba, ma'am? Kukunin ko ba, ma'am? So it's so very nakakairita minsan sa part ng nagko-command. Kaya nga sinabihan niya, sinabihan or nag-command siya ng ang boss mo, ganun to, tapos magko-confirm ka pa. Siyempre, ano kung ano 'yung sinabi niya, susundin na, wag nang uulit-ulitin pa or gagawan pa ng confirmation. Kasi meron kasi ibang mga tao, mga karipang, bakit nagkakaganon sila? Direct tayo sa topic. Bakit nagkakaganon sila? It is because medyo mahina yung ano nila. Yung iba medyo mahina yung pandinig. Yung iba, nagre-reflect din yan sa personalidad nila, mga karipang. Parang ganon yun. So, kung nakaka-encounter ka ganyan, kung ikaw ang boss, wow, nag-lecture na sa boss. Hindi, kung makaka-encounter ka ng ganyan, halimbawa, friends mo, barkada mo, you need to correct them. Na huwag ganyan kasi minsan nakakairita. Okay lang kung hindi mo narinig. Pero yung tipong rinig mo tapos i-confirm mo pa, you better avoid that kind of personality. Ako ganyan din, ganyan din naman ako. Kailangan ko ng confirmation. Kasi yung iba niyan ay matatakot, mapahiya. Yun yung mga other cases na baka inutusan mo tapos ibinigay sa iyo, tapos sasabihan ka na inutusan ba kita ng ganito, ay hindi naman, ah, diba? Parang ganon. So that's why kino-confirm muna nila. Ano ba yung mga spokening ko ngayon, men? Para to make it sure for them na yun talaga yun. So ganun. They are making that, bakit ba tayo nag-i-English? Ginagawa nila yan for them na hindi sila mapapahiya or for confirmation and other. Pero kapag 3 times na nga, 3 times mo na or 2 times mo nang sinabi, that's not a good, I think you need to go to ano na, to go to psychiatrist. Hindi, joke lang. ganun yun mga ring, mga prank natin dyan, ha. Medyo nahihirapan akong ano ngayon, nahihirapan akong magsalita ngayon, I don't know why. So we can't go there. Siguro dito tayo dadaan. Oh, merong ano, merong. Ayan. Go. Susundan natin sila. Nakalili ko to. Time check is already around 9 AM na. So we need to hurry na mga karipang. Wala na yung ano nga yan dyan? Kalimutan ko ano yan dyan. Basta disco bar. Isa sa mga sikat na disco bar dito sa Jensen. Kasi parating ano, walang gabi daw dyan na walang riot or nag-aaway sa labas. I don't know why. Sila na yon sa mga matitigasin, mga
mga ang tawag dyan, mga hunk, mga gapitot magagandang tao na pumupunta dyan. So parang traffic yung dadaanan natin ngayon ah. Time check is already 9 na. So parang mahirapan tayong sumingit men. Bilisan lang natin men. So papunta tayo sa Bulak Road. Tayong labs men. Bibilisan na natin ang fountain frame. Parang ano talaga yung gulong ko, parang kulang talaga sa hangin. Dito, disgrasyado yan dito sa Bula. Kaya medyo mahirap mag ano dito, mag drive kung hindi mo talaga kabisado. Kasi maraming biglang liko dito na mga driver, mga karipang. Bakit sila biglang liko? Kasi marami kang makikita dito sa paligid na pinupuntahan. Ayan, so parang basta mga biglang liko. Biglang likong driver. So yun, yung mga nagkukos ng disgrasya. Like ito. Liliko ba siya? Wala naman. Masandang bula, puso ko'y iyong iniwan. Pilipilisan lang natin, puso ko'y iyong iniwan. So we're here na in Randbol Public Market mga karipang. My God. Nagre-react na naman yung lalamunan ko men. Lalamunan ba? Public Market man. Dito ng konti. Ay, nakalimutan ko na naman lagi ba? Sige lang. Pati yung sa charger ng ano natin, ng hero natin, nakalimutan ko. Hindi ako makakapag-record mamaya. Okay lang. Now near Pioneer Avenue, Golden State College.
So far so good, red light man. Let's go. So wala na yung red light sa dito sa Pioneer na traffic light. So kundi na yung ano, red. Shout out sa mga taga City Engineering staffer. Or sinong may hawak na komitiba niyan sa traffic and ano ata yan. Sa mga traffic na komitiba maintenance. Parang dyan yan. Oh, what's happening here? Wow. Grabe talaga yung mga ano, yung mga ang tawag na yung mga katulad ng mga routine ng mga kompanya, grabe magaya ng ano mga train, magaya ng mga motorsiklo. Hindi naman nila totally ginagaya, pero kung titingnan mo, parang same lang sila ng ano na konti lang yung difference. Tapos na natin saglit dito mga pring dahil meron lang tayong kukunin na item 7-11. Magandang dilaw. Tawag tayo dito pring.